public service muna tayo kung saan magbibigay po kami sa inyo ng libreng payong legal kasama siyempre of course Dean Mel Santa Maria. Mga kapatid, okay. Nasa kabilang linya naman po ang ating sunod na caller na si Helen Gulapa. Good morning po sa inyo, Helen. Good morning po. Ano po ang may paglilingkod namin sa inyo? Ang problema po namin, ayun nga po, nagkaroon kami ng kaso noong 1998. Mm-hmm. At kumuha po kami ng, na-dismiss na po ito, nakakuha na po kami ng NBI clearance. Tatlo mm-hmm. po kaming magkakasama dito. Mm-hmm. Dahil sinama nila ang nanay ko para maging malakas daw ang kaso. Ang mm-hmm. nanay ko, ako at ang asawa ko. Oo, okay. Ano ba ang kaso to? Illegal recruitment po. Oh, okay. Alright. Oh, ano? Pero ang totoo naman po, nakuha po namin ang mga tao na ito at nakapagtrabaho po sa amin doon sa abroad. Pero ang sinasabi niyo po, na-dismiss na yung kaso? Na-dismiss na po siya. Ano po ang problema niyo ngayon? Ngayon po, ang nanay ko, nakakuha po siya ng NBI clearance. Okay. Mm-hmm. Ako po nitong umuwi ng 2014, nakakuha rin po ako. Okay. Sabay po kaming kumuha ng asawa ko, pero ako lang po ang nakakuha. Ang asawa ko po ay binigyan ng papel na meron daw siyang kaso sa RTC 125 sa Caloocan City. So, pero yun, RTC 125, so alam niyo ang korte kung saan nakahain daw ang kaso. Opo. At sinasabi niyo nga, na-dismiss na yan. Oo, na-dismiss na yan. Opo. Talagang ang nahandaan na po yan, kaya ang gagawin na lang, pupunta doon po sa korting iyon, titignan po ang folder na iyon, at kung pinapahintulutan kayong magpiansa dahil mahina ang ebidensya, gawin na lang po natin iyan sapagkat hindi na natin maiiwasan yan. Otherwise, kasi kung nakasampa na ang kaso sa na criminal case, talagang warrant of arrest yan. Oo. Kaya magpiansa at ito po ang pwedeng gawin ninyo. Mag-file kayo ng motion for the determination of probable cause. Ulit, mismo doon sa West. At doon, pakita nyo yung ebidensya nyo na na-dismiss na yung kaso na nagmumula sa the same transaction. O kaya, magpa-file kayo ng motion for an investigation doon sa piskalya at para po ulitin niya. At para po mapakita niya rin at masabi niya sa korte, yung nga pala, na-dismiss na ito. Yan po. Kasi po, normally, ang illegal recruitment ba ho yan? Opo. It's a criminal. Oo, kasi po, ang illegal recruitment, kung syndicated, kaya ginawang tatlo sila. Kasi kung attorney. Oo. Kasi basta ginawa hong tatlo, ano na yan syndicated Ibig sabihin... Ganito po, inutusan ko nga po yung kapatid ko para mm-hmm. i-check yung file. Opo, ano po ang nakita niya? Nakita po niya na meron nga pong warrant of arrest kami dalawa ng asawa ko. Yan nga po. At meron pong bail. Bail? Aba, ibig sabihin po, kasi alam niyo po, sasabihin ko sa inyo, alam niyo po ang illegal recruitment usually non-bailable yan. Kaya lang, kung sinasabi niyo may recommendang bail, ibig sabihin medyo mahina ang kaso. Okay. Sapagkat sa mga non-bailable, mapapalaya sila kung ang pagsusuri, the evidence of guilt is weak. Mm-hmm. Kaya maganda po yun. Kaya pumunta na po kayo sa korte ngayon, mag-bail na, at gawin nyo yung sinasabi ko. Motion for... Ikaw po, attorney. Bakit po ako nakakuha? Ibig mo po man sabihin, pati ako mag-bail pa rin? Alam nyo po, kaya nga po, yun ang inyong tutuntunan. Lahat po talaga nagtataka, ako rin po nagtataka, kung talagang na-dismiss na yan, bakit nakasampa? Kaya ang punto nga po, first things first. Step one, punta na po, mag-bail, at saka po maghain pangalawa ng motion for reinvestigation o kaya motion for determination of probable cause para po lahat ng ebidensya na nagpapatunay na na-dismiss mm-hmm. na, maihain sa korte at para agad-agad ma-dismiss. Okay. Pwede po ba namin gawin na personal na walang abogado? Mas mabuti po may abogado. Lahat po ng pumupunta sa korte, talaga pong mas mabuti nang may alalay kayo. At ang alalay niya na abogado para po mapangalagaan rin ang inyong karapatan. Ayan po. Okay, Miss Helen. Maraming salamat po, attorney. Salamat po. At good luck po sa inyo.
Ayan po, kung kayo po ay may mga problemang kailangan ng legal na aksyon, maaari po kayong mag-text sa amin at ang text line po namin 0999-879-7877 o mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook account na Itanong kay Dean. Susubukan po nating sagutin lahat ng inyong mga problemang legal. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2016.